warning sign. So meron tayong danger warning sign, meron tayong informative sign, meron tayong mandatory signs, meron tayong place identification signs, regulatory signs. So ano niyan? So ang danger warning signs, ano to? A warning sign is a type of sign kung saan naka-indicate dyan yung ano. Naka-indicate dyan. Naka-indicate dyan yung potential hazard. No, kaya nga danger warning eh. Diba? Potential hazard requiring special attention. Yan, ganyan. So, danger warning sign yan. Example, nag-drive ka lang sa sakyan mo. Slippery road. Madulas yung kalsada. Pollen rocks. Alam, pagpapanika ng bagyo, di ba, bundok yan. O, may mga bato-bato na nahuhulog dyan. Baka matamaan sa sasakyan mo. Basag yung salamin mo, pumasok sa loob ng kotse mo. Pedestrian crossing. O, huwag kang mabilis magpatakbo. Tawiran yan ng mga tao. Diba? Ang shape niyan, triangle palagi. Ang kulay niyan, border red. Ang background niyan, kulay white. Ang sign marking niyan, yon, yung dalawang tao, kulay black. Danger warning sign. Informative sign. Ando na yung salitang informative or information. So, signs that inform road users of traffic laws and regulation sign. So, itong informative sign. So, ito yung sign na iniimpormahan niya yung gumagamit ng kalsada. Driver ka. Nakasakay ng sasakyan mo. Saan ka dumadaan? Sa kalsada, di ba? Ng mga traffic laws. No? And regulation sign. So, informative sign. So, ang shape niyan, rectangle. Ang kulay niyan, kulay blue o kulay green. Ang sign markings niyan, yung sign niya, kulay puti. O, tulad na nakikita niyo sa kulay ng blue tsaka ng green. Kulay white yung sign marking niya. Next, mandatory signs. Ano naman yung mandatory signs? Ang mandatory signs, which are used to set the obligations of all traffic which use a specific area. So, mandatory sign, so ginagamit to specific area. O, sample ng mandatory sign is yung seatbelt. Mandatory sign. No? Kaya ayaw mo sa gusto mo, mandatory yan. Dapat nakasuot. Suot mo. No? Lalo na kung nasa harapan ka ng sasakyan. Ikaw yung driver, tsaka yung sakay mo sa harapan ng sasakyan. So, ang shape niyan, round. Tulad na ikita mo sa picture. Color niya, blue. Then, sign markings niya, kulay puti. Mandatory signs. Then, place identification sign. Place identification sign. Dito naman, so, direction sign, more fully defined as a direction. So, binigbibigay siya ng direction, position, or indication. Pag sinabi mong indication, sign, or piece of information. So, place identification sign, nandun yung salitang identification. So, ito nagbibigay kung saan papuntang direction, position, or indication. Sign of peace or information. Ang shape niyan, square. Color blue, ang marking niya, pwedeng puti, pwedeng black. Merong puti, merong black. Then, regulatory sign. So, ang regulatory sign, so, ginagamit naman to indicate or reinforce or strengthen or support traffic laws. No? So, regulatory sign, ginagamit to indicate or reinforce or strengthen. Paigtingin yung pagsuporta sa traffic laws. So, shape nito, round. Tulad yan, nakikita mo sa picture. Color niya, border red. Then, sign markings, black. No, ano ba sample ng mga regulatory sign? Yan, no left turn, no right turn, no U-turn, no blowing of horn. Yan. No overtaking. Then, traffic lantern. Tayong ang traffic lantern, kung makikita mo, di ba? Red, yellow,
green. Yung kulay ng rasta. Diba? Medyo common na sa atin yan. Aware sa atin. Oche, may motor, di ba? Flashing red signal means bring your vehicle to stop. No? Or proceed only when it's safe to do so. Yellow light signal. Yellow light signal. So, flashing yellow sign. Ano naman ibig sabihin? Flashing yellow sign. So, what do yellow traffic light signal mean? Basic rule is very simple. No? Yellow means caution. Caution, ibig sabihin, caretaken or avoid danger or mistakes. Pangatlo, green light signal. Green light signal means go. No, the green arrow point and right you are tayo nga na green nagbi-blink yan at ba minsan means go and green arrow and left or the green arrow pointing right thank you po. Thank you. So pedestrian, ano pinakaiba ng pedestrian sa pedestrian lane? No? Ang pedestrian lane tinatawag din crossing or crosswalk. No? Ano pinakaiba ng pedestrian sa pedestrian lane? Ang pedestrian, so baka matanong sa board, so upper, yung mga gumagamit ng kalsada, yung mga naglalakad, dumadaan o tumatawid ng kalsada, no? Pedestrian is a person traveling on foot, whether walking or running. So ayan yung mga pedestrian. So ayan yung mga tao, no, na gumagamit ng kalsada, naglalakad, whether on foot or whether walking or running. Okay. Ang pedestrian lane naman, tinatawag din na crossing or crosswalk. So ayan, nakikita mo sa picture, yung dinadaanan ng mga tao na naglalakad o tumatakbo. It's a place designated for pedestrian to cross a road, street, or avenue. Ito yung lugar, no, na ibinigay. O ito yung daanan. So ito yung daanan na ibinigay. So, ito yung or cross. Thank you. So ito yung lugar na ibinigay sa mga pedestrian or gumagamit ng kalsada para dito sila dumaan, no, to cross a road, street, or avenue. Okay, pedestrian lane po yan, ha, na tinatawag din crossing or crosswalk. Yung kanina, pedestrian. Ito yung ang pedestrian, ito yung mga tao, no, na naglalakad on foot, whether walking or running. So ano naman yung road or pavement markings? Ano yung road or pavement markings? Ang road or pavement markings, ito naman yung, so is a part of a communication system for road users in addition to sign and signal. No? So nakalagay yan sa pavement markings. Communicate to drivers where to position their vehicles or warn about upcoming condition or indicate where passing is allowed. So ang road and pavement markings, bukod doon, no, bukod doon sa sign and signal nitong traffic light or signal light, no, so nakalagay pa siya sa pavement, naka-mark yan. Katulad na yung kita mo sa picture, no, left and right. Nag-drive ka ng kotse mo, motor mo, makikita mo agad kung kakaliwa ka o kakanan ka. So addition to sign and mark, to sign and signal, pavement marking communicate to drivers
weather, where to position their vehicles, no? So warn about upcoming condition. And naka-indicate dyan kung saan siya where passing is allowed. So anong tawag dyan? Road pavement markings. Then, disable person crossings. Ano naman yan? So mamaya, sagutin ko yun, no? Ang purpose niyan, yung solid white na yan, no? Sa gumagamit ng kalsada, no? Motorista, pag inaantok na, pampagising yan, yung solid white na yan, di ba? Dug-dug-dug-dug-dug-dug. Ganun-ganun pagdadaan yung kotse o motor mo. Mamaya, sagutin natin kung anong tawag dyan, no? Mag-break naman tayo ng 10 minutes mamaya, eh. So, ang disabled, pero ang purpose niya yan, lalo na paggabi, inaantok, no? Alauna, alas dos na madaling araw, alas tres, pag napadaan ka dyan, no? Pep, magigising ka, no? Dahil sa, ano nga, magbabibrate yung gulong mo pag dumaan dyan. Ano naman yung disabled person crossing? Parang lubak-lubak. Ayun yata, sinagot na yata, rumble strips. Ayun na po yata. So, ang disabled person crossing naman, so ayan, no? Yung daanan ng mga ating disabled person. So a pedestrian crossing or crosswalk is place designated for, may batas tayo niyan, no, sa Pilipinas. Yung batas na 'yon ginawa na kada building, no, kada establishment dapat maglalagay sila ng for disabled for ano, disabled person crossing. Pansinin mo, 'di ba? Minsan kakain ka lang sa mga fast food, 'di ba yung CR nila? May mga handrail pa. Para yan sa mga disabled persons. Eskwelahan, dapat may pang disabled person. Para pag may nag-aral na disabled, di ba? Para daanan niya. So, a pedestrian crossing or crosswalk is placed designated for pedestrian to cross a road, street, or avenue. Pansinin mo, labas ka ng kalsada, di ba? May mga nilagay dyan for the disabled person crossing para sa kanila. Yan sila dadaan. Okay, sinagot na yung nagbabibrate. Rumble strips daw. Okay, thank you, sir, ma'am. Then, painted crosswalk. Painted crosswalk. Ang painted crosswalk serve as another reminder for motorists to stop clear of the intersection. So, ayan, nakikita nyo sa picture. So, ang purpose niyan, painted crosswalk, so, nagsaserve yan, no, ng another reminder bukod pa dun sa no traffic light, oh, sa motorista na dapat ay huminto siya to that intersection, no, dahil tawiran ng mga tao yan, eh. Kaso sa Pilipinas, di ba, ibang klase yung mga motorista rito, di ba, bubusinahan ka pa pag dumaan ka diyan sa ganyan, sa painted crosswalk, sila pa yung galit, di ba, na nakaharang ka sa daanan nila. This also encourage pedestrian to cross at the intersection rather than a risk a mid-block crossing, painted crosswalk. Finish lane daw. So, road classifications. Ano naman yung road classifications? So, meron tayong tinatawag dyan, national roads, provincial roads, city roads, municipal roads, tsaka barangay roads. So, ano-ano yung bawat isa na yan? So, yung national road, to according to political subdivision to, ah. Ang national road, so, the main road as conduit system with a right way, no? Nasa main road ka, hanggang dun sa conduit system na mag-i-start 20 meters main road. 20 meters hanggang papunta sa 120 meters palayo, ang tawag dyan, national roads. Now, the main road as conduit system with the right of way, 20 meters hanggang 120 meters ang layo, diba?
ang tawag dyan, national roads. Ano naman yung provincial roads? Yung provincial road, ito yung linkages ng dalawang municipality, ng dalawang bayan. No? Halimbawa, ano ba ba yung dalawang bayan? O, ito, Kainta, tsaka Taytay. O, parehas municipality pa yan, hindi pa city. Di ba? Hindi yan katulad sa Cavite, pagpasok mo ng Bacoor, tsaka ng Imus, city na parehas yan eh. No? So, yan. Yan, sample ko na lang. Taytay, tsaka Kainta, tsaka Taytay. So, pagka nasa Kainta ka, papasok ka ng Taytay, 15 meters palabas ng Kainta, papasok ng Taytay, hanggang makapasok ka ng bayan ng Taytay na lumayo ka ng 60 meters, ang tawag doon, provincial roads. O, nasa Kainta ka pa ngayon. O, Kainta ka pa. 15 metro palabas ng Kainta, hanggang makapasok ka ng Taytay, panibagong bayan, hanggang lumayo ka doon ng 60 meters, ang tawag doon, sa dinadaanan mo, provincial roads. Okay. Tansa, pwede rin po, bayan pa yan. Ano ba yung katabi ng tansa na bayan pa? Diba? May katabi pa yan. No? Kasi sa Cavite, ano pa lang naman yan? Bacoor, Imus, tapos Dasma, yung tatlo na yan, yung city. O, tapos yung Tagaytay. O, yung silang, bayan pa rin. GMA yata yung katabi ng tansa. Ayan, Naik. Yan, tama sir. Pwede yan. Tansa sa Naik. So, kung, halimbawa, nasa tansa ka, 15 meters palabas ng tansa hanggang makapasok ka ng Naik, umabot ka ng 60 meters, ang tawag po doon, sir, provincial roads. Okay. Pangatlo, city roads. O, kung city roads, dapat city. No? May Kawayan, city na yan. O, Bacoor, Imo, city na yan. Metro Manila, isa na lang dito ang di pa city, Pateros. Ang city roads naman, the interlink between municipality and city proper with the right way of 15 meters. Ito naman, no? So, the interlink between municipality and within the city proper with the right way of 15 meters. So, pinagsamang city at municipality naman to. So, dito, so, municipality and city. O, sample, di pwede yung Bacoor tsaka yung Imus eh. Pareha city yan eh. Diba? O, dito tayo, dito kukuha sa Bulacan. May Kawayan, city yan. Anong susunod na bayan dyan? Marilao. O, ganyan. So, yung interlink between ng municipality, so, municipality of Marilao, papasok ng city proper ng May Kawayan with the way, hanggang 15 meters, ang tawag naman doon, city roads. Okay. Then, ano naman yung municipal roads? Ang municipal road, all roads within town proper, ang town proper, pag sinabi mong town proper, sir, ma'am, yung pinakasentro ng, ayan, Carmen Panabo. Yes, yes, sir. No? Naik, Nobeleta, yan, parehas. Okay. Yang Carmen Panabo, Naik, Nobeleta, may mga town proper yan. May sentro ng bayan yan. Malalaman mo naman yung sentro. Nandyan yung simbahan, nandyan yung palengke, di ba? Nandyan yung mga eskwelahan, di ba? Ayan yung sentro. So, yung sentro, hanggang makalayo ka ng 10 kilometro, ang tawag doon, municipal roads. Okay? Nang kada munisipyo, ha? Nang kada munisipyo. Yung mga hindi pa city, no? Yung mga hindi pa lungsod o city. Kopya. Then, barangay roads. Ang barangay roads, ayan, commonly called farm to market road. So, sa kada barangay, mag-umpisa sa farm, papunta sa palengke, no, with the right way, not less than 2 meters, ang tawag dyan ay barangay roads naman. Okay. So, ayan yung lima according to political subdivision. Then, according naman sa function, no? Yung na nagko-collect ng traffic. No? Traffic to traffic. So, meron tayong lima dyan. Meron tayong feeder road, meron tayong local collector road, meron tayong major collector road,
major highways at expressway. Okay. So, yung Peter Road intended ng traffic farm to market. No, sa isang barangay o sa isang bayan, no? Mula yung traffic mag-uumpisa sa farm papunta sa palengke, no? Yan, intended to farm to market traffic ang tawag doon, Sir Ma'am, Peter Road. Okay, pangalawa. Intended to collect traffic from farm to market papunta sa road to municipal road. No? Intended to collect traffic from farm to market. Mas mahaba to. Yung Peter Road kasi, farm to market lang eh. Peter Road ang tawag doon. No? Farm to market na traffic, Peter Road. Ito, yung traffic mula farm to market hanggang dun sa municipal road, anong tawag doon, Sir Ma'am? Local collector road. Okay. Pangatlo. Major collector road. No? Major collector road. Itong major collector, doon yung salitang major. Di ba? Collect inter-locality traffic to provincial road. No? Intended as major arteries to collect inter-locality traffic papunta ron sa provincial road. Ang tawag doon, major collector road. Pangapat, major highways. Ang major highway serves as main artery nagki-cater ng big volume of vehicular traffic on national roads. Ano yung mga major highways dito sa atin? EDSA, di ba? Commonwealth, oh. C5. So nagki-cater yan ng big volume of vehicular traffic on national roadways, major highways. Panglima, expressway. No? Ito expressway. The true traffic, no, is the traffic initiated and distinct from points outside local zone for free flow of vehicle movement. Expressway. Ano ba yung ating, di ba, we have North Luzon Expressway and South Luzon Expressway. Kabitex, no? Sabi ni Sir. So, pansinin mo, lalo na pag pa-holiday, no? Mahal na araw, nung face-to-face pa, yan, North Luzon, S-less traffic yan. Lahat ng tao, palabas ng Metro Manila, di ba? Magbabakasyon. Di ba? Mahal na araw. O kaya pag long weekend, holiday ng